Good morning mga Tangay. Welcome back to our channel. To those who are new, I'm Janice. I'm a retired OFW and we're here in Puerto Princesa, Palawan. Maraming salamat po sa lahat sa inyo na nanood ng ating last video, no? Yung magkano nga ba magpatayo ng isang 6-door apartment. Sobrang dami pong nanood at sobrang dami ring nagtanong. So, ang daming tanong, hindi ko po maisa-isa ang lahat. Kaya ang promise ko sa video na ito, uupuan natin at sasagutin natin yung mga questions na hindi ko pa nasasagot. And iisa-isahin natin yan so that you'll have an idea if you are planning on building your apartment for retirement. We also have a video, I'm preparing a video on apartment business as a retirement income. So, sana ay maabangan nyo po yan. Pero, bago namin sagutin yung mga questions, syempre kailangan muna namin magtrabaho. Yan, isinama ko na rin po kayo dito sa aming projects. So, we currently have 3 projects. We're here in Santa Lourdes, Puerto Princesa. At ito po ay isang duplex. Tahanan po ito ng mga pastors or retired pastors. Ang tawag dito ay Home for the Faithful. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung progress natin ngayon. Andito tayo sa prayer house. Yan. Hello. Si Sir, yan, nagkakape kasi maaga pa. Magbubuhos tayo ng ground floor slab ngayon. Hinihintay natin yung iba nating kasamahan. Dahil konti lang yung tao dito, nag-pull out tayo ng tao from our other projects. Dinala natin yung iba nating equipment, yung mixer and all, para makapagbuhos tayo dito. So, I'll just give you an idea what this project is all about. Duplex po siya, bungalow na dalawa para sa dalawang pastors. So, ito yung isa. Nasa likod po tayo kasi malalim pa yung naan doon. Tatambakan pa natin siya. Ang gagawin natin ngayon ay magbubuhos na tayo ng ground floor slab. Kakatapos lang natin ng bubong last week. So, ngayon tayo ay ground floor slab na. Ito po ay pinagtulong-tulungan ng mga members, ng mga believers sa Jesus Young Followers sa base ko ron, pero they have brethren all over the world. Lahat po ito ay kumbaga ay patak-patak ng bawat miyembro para maitayo ang tahanan na ito dahil sila ay naghahanda para sa mga pastors kapag may edad na sila. Meron silang retirement home. Malaki po ang project na ito. Meron pang magiging parang dormitory style na units doon para sa mga pastors na nasa malalayong lugar tapos kailangan nilang magpahinga, magbakasyon or magpapadoktor sila at wala silang matitirahan dito sa Puerto. Doon po yung naka-assign na area nila. So hindi po ito kagaya ng ibang projects namin na street contract, ito po ay service namin para sa Panginoon. We are managing the whole project, but hindi po ito for profit. Yan. So, my husband is heading the construction project and then currently we only have 3 or 4 na tao kasi depende siya sa magiging budget for that month. But God has been so faithful, no? So, nag-start kami dito earlier this year. At ito na po yung naitayo. Ayan. So, dumating na ang ating reinforcement. Good morning! Good morning, ma. Ayan. So, tutulungan nila tayo. Dila na rin yung mixer para pagtuloy-tuloy po tayo. So, yan. So, yan na muna siguro yung update namin or first time naman namin pinakita yung project na ito. Meron po kaming dalawang bungalow rin na projects. Yung isa ay straight contract. Retired OFWs din po sila. Actually, mga American citizens na sila na nag-decide na umuwi na sa Philippines. Bungalow rin po siya. We can show you that if you want. And then the other one is also a bungalow. Mga retired na ba siya? Hindi ko pa sure. Pero pa-retire na OFW rin po na taga-state. So, yun. Hindi naman yun straight contract. Kinuha lang si Abbott for site instruction and site inspection at sa iba pang mga gagawin
ng mga engineer. So may sarili silang tao and then kami yung nag-guide sa kanila. Okay, ngayon po na break. As promised, we will be answering some of the questions that were left on our last video po, no? Kung yung magkano ang pagpapagawa ng six-door apartment. If you haven't watched it yet, I'll link it in the card above or in the description box below. Now, hindi po namin masagot isa-isa kasi sobrang daming questions. So, yung mga questions na paulit-ulit, yun na lang po yung sasagutin namin. Questions, and then we will reply to some comments that hopefully will be able to give you an idea and help you as you plan to build your own apartment business. Pero bago pong yan, maraming salamat po sa more than 100,000 na po na nanood ng aming video na yun. Thank you very much po. And isang major milestone din po dito sa channel ay naka 1 million views na po tayo. Woohoo! Praise God! Napakalaking blessing po yun sa amin na marami po tayong nare-reach at na-aabot, especially mga kabayan nating OFWs. Okay po, ang una po nating re-replyan, ang sabi po ni Timunjin Khan. Timunjin Khan, the color scheme could have been better, too much white. Yung mga too much, mga finito mga taga-Dubai ito. Oh, mga Middle East. Okay, yan. So ano pong sagot natin dyan? Yan, syempre wala naman tayong say kapag pagdating sa mga kulay na gusto natin, di ba? Kasi ang masunod syempre dyan, yung may-ari pa rin. Yun yung lagi kong sinasabi kay Janice, pag nasa-site kami, ay pag sinasabi niya, ganito yung gusto kong kulay, sabi ko hindi tayo yung may say dyan. Yung may-ari pa rin pipili ng final color. Okay, ayan. So totoo po talaga yung sinasabi na we cannot please everyone. So Timunjin, we respect your opinion of course. In your own project, you can put whatever color you want. Of course po, iba-iba yung maganda para sa atin. No? So do as you please. In this case, since our clients are the ones who are paying for the project, so their wish is our command. Anyway, maganda naman yung kinilabasan for us and for the client as well. And speaking of we cannot please everybody, isa pong comment ni Jam, PJ Awiwi, sabi niya, feeling expert naman masyado ang babae. Hindi opinionated. Baka ang gusto yung sabihin, masyadong opinionated. And, naku, pasensya na po kayo. Pasensya na kung if I come off as mayabang or opinionated. But that's just how I'm wired, no? My best friends call me the quintessential voice of reason because I always speak truth. And I always share inputs that may help other people. Now, if kayo po, sa tingin nyo, habang nanonood kayo, medyo nairita kayo sa akin, or you don't find our videos insightful, you can always skip to the next video or to another channel. It's fine. Ang pinakahuling gusto kong sabihin is, whenever I am sharing inputs, yan po ay natutunan ko sa aking asawa na isang civil engineer sa halos 3 taon namin na nagbe-build on our own dito sa Philippines, no? From building our own home and then from the 2 apartment projects that we successfully turned over by God's grace and in the current 3 bungalows that we are building. So all of those things I learned from my husband and of course yung mga practical na inputs that I'm giving you, yun po ay natutunan namin sa amin, sa mistakes namin and sa mistakes ng iba and syempre yung mga magagandang tips din from other people because we are trying to save you from trouble, no? To save you money, time and effort. So please know that whenever I'm sharing my inputs, it's always well intentioned and it's always I'm hoping na hindi nyo nadadanasin yung dinanas pa ng iba. So yun, galing kay Rio A. The real question is, how much do they rent per unit and how much does it produce in monthly income? Ayun, currently po, no, nung tinanong namin yung owner kung magkano yung rate nung ano, rent doon sa area na yun, ang sabi nung mayari sa amin, yung range nila ay nasa 7,000 per unit. Except doon sa isang unit na ginawa nilang parang Airbnb unit, no? Para siyang transient. So yun po, kung 7K siya, then yung isa ay Airbnb na nag-range siya ng 5,000 per week. So let's say average natin nasa 40 to 45,000 per month. So yun po yung magiging monthly income nila doon kasi labas naman po yung mga utilities doon, yung bill. Payable in terms po ba ang actual cost? So I think ang question ni Mary Sandra ay tungkol doon sa ating construction cost. Ang construction cost ay around 4.2 million, but we will answer that in detail later kasi may nagtanong din about construction cost. Sabi ni Eric Reyes, building price lang po ang sinabi nyo. Dapat isama nyo rin ang contractor's cost. Yan, so,
Yun. So ako na lang magsagot. Pag tinignan niyo po ang nilagay namin ay construction cost, mayroong nakalagay doon na direct cost at saka yung total construction cost. So, kung babalikan niyo po yung aming previous video, I'll link it up here. Ibabawas niyo lang po yung direct cost from the construction cost. At yung balance noon, yun po yung napunta sa amin as contractors bilang professional fee for my husband, for supervision and all that. Kumbaga, pasahod niyo po sa kanya sa lahat ng effort niya. Doon naman sa fence, ang naging fee po namin doon ay 44,000 pesos. Hindi yun porket nakalagay sa bill of quantities na ito yung profit or professional fee nung engineer or contractor, yun ay mapupunta sa kanila. Hindi po kami ganun na at the start of the project kinukuha na namin. Ang nangyari po, binibuild muna namin at kung ano yung matitira, whether 10,000 yan o 100,000, yun lang po yung mapupunta sa amin. So, actual, kung ano, kung paano kami kumuha ng sa part namin, according to the actual build. Sabi ni Lulu Castillo, minsan naman kasi low quality ang nilalagay ng contractor. Ayan, sa totoong buhay po talaga, yan, nangyayari talaga yan. Sadly, yes. May mga contractor po talaga na tinitipid nila yung ano, yung materials. Yan, instead na dapat nakaganito yung i-install nila, bumibili sila ng mas mura so that makatipid sila. So, mas maganda yung profit nila at the end of the project. So, pwede kaya po, hindi lahat. I mean, let's clarify kasi ang nakakalungkot na ang pangit na ng tingin sa mga contractor, hindi naman po lahat. Yes, hindi naman lahat. To be fair, kasi naging kliyente rin ako. Let's also be fair kasi may mga kliyente na sasabihin lang nila, oh, 1.5M lang ang budget ko, itayo mo ito. So, how can you expect them to build a good quality house, especially ang laki ng pinahanap mo, ganito yung mga gusto mong ikabit, pero 1.5M yung budget. So, let's also be realistic when it comes to giving budgets. So, iisipin nyo na lang saan magka-cut yung contractor. Siyempre, dun sa pagkakasyahin niya talaga yun. And siyempre, kailangan kikita rin naman siya dahil pinagtatrabahuhan niya yun. Let's also be fair when we are giving budgets, no, to contractors. And then, ang maganda po doon, maging mabusisi tayo. Yes. Tingnan natin yung bill of quantities. Kasi bawat materials po na gagamitin, may presyo po doon. Kung ang contractor nyo po ay halimbawa ang nakalagay sa BOQ or bill of quantities, nakalagay doon 400. And then, ang binili niya lang tag 50 pesos or 100 pesos. Doon po kayo magkakatalo. Maganda rin po na i-check ninyo. Sa amin, kapag namimili po kami, especially sa finishing na, no, dala-dala namin yung estimate at doon kami nagbabase kung anong bibilhin namin. And if minsan or madalas, pinipicturean pa namin pati yung presyo at sinasend sa aming kliyente. Kung merong price difference na mas gusto ng kliyente na mas mataas na klase, nagkakaroon ng change order and then yung yung client na yun nagko-cover ng difference. Kung price fluctuations lang naman yan, covered na yan sa aming contingencies. Yun. So, hindi po all the time kasalanan ng contractor. Minsan, kailangan din budgetan natin yung ating proyekto. Okay po? So, pwedeng half-half yan eh. Yun. Yes. Okay. Kaya mahalaga po yung contract documents. Mm-hmm. Yung may kontrata muna kayo, yan, may kasunduan. Then, base doon, yun yung magiging ano nyo, basis. Halimbawa, during construction, o sabihin na, pwede nyo itanong, halimbawa, o mamang contractor, ano ba itong, ano, in-install mo na water closet, bakit mukhang mumurahin to, eh, base doon sa estimate natin, dapat ganito yung presyo. Mm-hmm. O, diba, yun. Pwede nyo siyang questionin, diba? Mm-hmm. Kasi, pag masyadong malayo yung presyo, yun, talagang medyo questionable yun. Mm-hmm. Low quality talaga yun, ganun. Mm-hmm. Yung last client, hindi ko sasabihin kung sino, yung isang client namin ang sabi, yung binibili daw talaga na na items dun na in-install sa kanila, sobrang mura kumpara dun sa estimate. And then, nung tinanong niya, bakit ganun ang laki-laki ng difference? Ang sagot daw sa kanya, may sarili akong may sarili akong pricing. Yun po, red flag na yun, ha. Hindi pwedeng may sarili silang pricing. Dapat magiging average pa rin. Kung mas mahal yan ng 5 or 10 pesos yung estimate, okay lang po yun. Kasi that is just to cover the price fluctuation. Let's always remember, ang estimate ginagawa yan months ahead. Tapos pag binibuild na, syempre nagkakaroon ng inflation. So, kaya yan merong contingency sa project, sa bill
bill of quantities at saka may konting price difference. Konti lang naman, hindi naman ganun. Huwag lang naman yung overpricing na halimbawa, isang tires na nakalagay sa estimate ay 100. Tapos pagdating sa actual, ang binili yung 30 lang. Oo, 30 diba? Pesos. Diba? Malaki yung masyado yun. Okay, next. Galing kay Richie Bong. Hindi ko alam kung sarcastic ba to. Sabi niya, sana matibay ang apartment. Okay, to answer that question, syempre naman po, diba? Dinidesign natin yun. And then sinasubmit natin lahat ng design drawings sa building officials dito sa ating municipality. So dumaan po yun sa kanilang ano, bawat department, may structural, sa architecture, to make sure na pumasa po yun sa building code of the Philippines. Yan. In accordance with the building code. So pumasa po yun, kaya meron tayong building permit. Otherwise po, kung hindi yun nila inisyuan ng building permit, ibig sabihin, hindi siya pasok doon sa standard. So yun po, so kaya po tayo nag-apply ng building permit para ma-check din kung tama yung dinidesign natin and kung safe ba yung ating building. And kami po, to be honest, kahit po nagtungas ng husto yung presyo ng bakal that time, alam ng client namin yan, never po kami nagbawas ng bakal o never kami nagbawas sa halo. So kahit malugi kami, so kung ano pa yan, ano, basta sa structure, hindi po tayo magtitipid. Meron din pong 15 years na guarantee, no, yung nakatali po yung project na ito sa aking asawa, yung liability, lisensya. Yung liability. Yan. So once na kung sino po yung mga professionals na pumirma doon sa plano, liable po yan sila for 15 years na dapat yung building na yun ay nakatayo siya, hindi siya magigiba. So yun po, no? Hindi tayo basta-basta nagdi-design lang kung ilang bakal yung ilalagay natin yan. Ay, may proseso po yan, may mga software application yan, dinidesign talaga yan para makuha natin yung safety at saka yung standard ng isang building. Kaya po ang mahalaga dyan talaga yung safety ng titira. Diba? Na hindi siya walang mangyayari doon sa building during certain period of time. Medyo mahangin po kasi open field ito. Sana okay lang yung audio. Next, Edmark Allison. Hindi ko alam kung galit siya ha, pero ganito niya ang pagkakasulat. Wala siyang laundry area. Napagawa ko yung sa akin, 10 units, 4 million, studio with laundry area. Total area per unit is 21 square meters. Anyway, congrats. Ganun ba yun? Hindi ko alam, pero parang ganun. Sige. Unang-una, congratulations po sa napatayo yung anong studio unit na 10 units na may laundry area. So kami po, marami kami kinukonsider bago kami mag-design, mag-come up sa ganung design. Tinatanong muna namin yung owner, yung area ba na yun, yung market area niya, ano ba yung i-accommodate niya pagtapos ng build, di ba? So marami kaming consideration, no? Ang tawag yan ay feasibility study. Yes. Yun. So tinatanong namin kung ano yung requirement ng owner, kung ano ba yung target market, di ba? Mm-hmm. So doon po sa area na yun, mostly po ang nagrenta doon ay mga estudyante. So syempre, ang estudyante naman, di ba? Hindi naman yan yung all the time, naglalaba talaga. Unless na lang yung target mo yung gumagamit pa ng mga timba, yung mga balde na kailangan nila ng laundry area. Dito po ang target natin ay yung mga young professionals, young pro, and then mga students na hindi nila kailangan ng masyado yung laundry area. Ang mahalaga sa kanila, mayroon silang area sa may sariling kwarto. Yan, mayroon silang study area, yung living room. Then maliit na kitchen. So yun po, nung dinisay namin yun, nagustuhan ng owner kasi swak doon sa requirement nila. Compact lang siya. So yun po, no, kung naka-design po ng ganun, maganda po yan sa inyo. Baka yung sa area nyo, ganun talaga yung target market ninyo. Okay. May tanong kasi si Sol eh. Sabi niya, saan ang labahan at sampayan? Well, meron, hindi lang po siguro nakita sa video, meron tayong provision, merong drain dun sa, to the right of the counter, merong drain sa baba. May water supply pa yun sa area na yun eh, saka yung floor drain para sa washing machine. Yun. So may floor drain, just in case meron silang washing machine, may floor drain at merong water supply dun sa wall, may valve. So kung meron, pwede nilang gamitin. Okay, pasensya na po. Inulan po tayo dito sa aming project sa Santa Lourdes. Kaya hininto muna namin at hinuminti ng ulan. Tuloy natin. Next, sabi ni Banshee Paradox, pwede po ba straight contract pero ako magsasabi ng bibilhin kung ano materyales ang gagamitin pero kayo ang bibili? Pwede po yung ganun. Nasa inyo po yan kung ano yung mapagkasunduan nyo as owner and as a contractor. So, lahat naman po pwedeng ilagay sa papel na kayo yung pipili, then si contractor na yung bibili. Wala pong problema yon, na nalalagay po yan sa contract documents.
At saka ginagawa po yan sa estimate stage. Yes. Kung na, so, ano na mga naka-indicate doon. Oo. So, during the estimate, sasabihin nyo po, kami yung bibili nito, ito yung gusto namin, yes. Ito yung halaga. Yes. Pwede yung picturean and then isend nyo doon sa ano. Para. Or, sa ginagawa namin, sinasama namin mismo yung kliyente. Yes. Mag-ikot-ikot, kung ano na gusto nila, i-incorporate namin doon sa contract. Next, may nagtanong kasi eh, sabi niya ano daw yung proseso natin from step 1 to the next. So, ang ginagawa po namin, karamihan po ng aming naging kliyente ay nakilala kami through YouTube. So, maraming salamat mga tangay. Thank you po dito sa naging community natin. Ano? Pero, kaya po nasabi namin kanina, hindi po kami nagbe-build para sa mga nagtatanong, hindi po kami nagbe-build outside Puerto Princesa. Bakit? Yun po, kasi napakahirap po mag-monitor ng isang project kapag hindi mo siya nakikita, especially kapag nasa design stage ka. Kailangan kasi puntahan mo yung area, marami kang dapat i-consider. Mamaya, yung lupa pala, nasa bangin siya or maputik, nasa palayan. Yun, depende po kasi yan sa ano eh, sa perspective ng isang contractor. Kasi yung iba, basta magka-proyekto, kuha ng kuha, kahit malayo, mahirap nang i-monitor, ganyan. Kami po, kaya hindi kami kumukuha ng proyekto outside Palawan kasi ngayon po mahirap siyang i-monitor. Saka mas mahirap po yan sa inyo kung nandito kami tapos malayo yung pupuntahan namin, baka magka-problema lang yung project. So ganun po, no? As long as possible, dito muna kami sa within Palawan mag-construct. And andito po kami sa Palawan, dito kasi kami ay dating OFWs at retired OFWs na po kami. At dito ang aming hometown at dito namin napiling magpahinga. So, ito yung aming passion project ng husband ko since he's an engineer, no? Hindi na namin balak lumabas pa ng Puerto for now. Nadagdag ko na rin kasi ito yung comment ni John Rambo. Hindi to against kahit kanino. Mga kapwa ko OFW, mag-ingat. Huwag basta magtiwala. Siguraduhin nyo muna lahat bago kayo maglabas ng pera. Mag-imbestiga muna. Tama po siya, tama. Hindi po lahat ng napapanood niya sa YouTube o makita niyo sa social media ay dapat niyo ng pagkatiwalaan. Maging kami. We tell that to our clients. So before we do anything, mini-meeting muna namin sila, nagpapakilala kami, background ng husband ko. Binibigay namin lahat ng aming contact numbers, especially kahit yung bahay namin. Dahil wala pa kaming opisina, hindi pa nila alam kung saan kami hahabulin, maging bahay namin, binibigay namin lahat ng contact information. So kinikilala muna namin ang aming kliyente, kinikilala nila kami. At may kontrata po ang bawat stage ng project. Sa design phase, may kontrata po tayo. 50% ang first payment, 50% upon, yung remaining 50% upon completion of the design and drawings and application for building permit. Now, hanggat wala po kayong building permit, huwag po kayo magbabayad dun sa contractor. Meron na kami experience na ikwento sa amin, sinisingil na sila ng 40%, wala pang kahit na anong design or drawing. So, hanggat wala pong building permit, huwag po kayo magbabayad. And before kayo magbayad, make sure meron na kayong contract between the contractor. Hiwalay yon. Yung contract to build ay hiwalay. At nakalagay po doon yung mga terms and conditions, including yung payment terms na sa amin po, progress billing, hanggat wala kaming natatapos, walang bayad. Yes. Saka ano, importante rin yung ano, yung work program. Mm-hmm. Yan, yung schedule. Baka mamaya, wala nakalagay sa kontrata. Yung pala, unlimited pala yun. Na ilang taon, hindi pa tapos yung project nyo. So, kasama dapat yun. At saka, wag na wag po kayong magbabayad, magbibigay ng down payment, hanggang di lumalabas yung building permit. Baka mamaya, na-disapprove pala yung building permit tapos nakapagbayad na kayo. Tapos yun, hindi nyo na nakita yung contractor. So, mahirap po yun. Mm-mm. So, kami po ay first payment ay 30 to 40% down payment. Yun yung pang-umpisa ng project. And then, after nun, we build 10 to 15% every month, end of the month, kapag may natapos na po. So, yun yung protection ninyo. Every may matapos sa end of the month, saka po kayo magbabayad. Tapos yung binayad nyo, yun yung pondo nila for the next month. So, yes. Ano yun? Nakalagay yun sa, ano, sa cash flow. Kasi sa work program po, naka-project doon kung ilan na yung nagastos, kung ilan na yung natapos, yun lang po yung babayaran nyo sa contractor. Hindi kayo pwede magsobra doon. Kasi baka mamaya, siningil kayo ng ganitong amount, yun pala yung natapos niya as per actual, hindi pala ganun na percentage. So, talo po kayo doon. Huwag po kayo magbabayad ng buo kaagad, ano, sa umpisa pa lang. So, make sure na... Bakit magbabayaran ng buo? Wala pa natapos. Kasi merong ganun, di ba, si Kay Brosas?
Siguro sobrang tiwala sa kahit na sa gagawa. Ganito po, kahit nakatiwa-tiwala sila, sinasabi namin sa kliyente namin last time, no, meron pa silang babayaran na parang 10%, gusto na nilang ibayad. Sabi ko, protection nyo yan. Protection nyo yan na kailangan matapos namin yung project. Kasi nga naman, dapat po ang contractor, meron po silang tinatawag na rolling fund or pampagulong. Lagi pong hiwalay dapat ang personal na gastos, gastusin, kumpara sa pera ng ng projects. And then, pag nagbigay po kayo ng malaking halaga, kailangan nakikita nyo rin yung materials nasa site. Kasi baka ngayon nagbigay kayo ng malaking halaga, tas wala palang materials sa site. Meron pala, pag bigyan yung malaking halaga, bumili ng bagong sakyan. So, delikado yun. Well, nangyayari po yun. Hindi naman natin alam kung kasaan galing yung pera, no? Baka magalit yung mga tao sa atin. So, isa pa po para ma-make sure natin na maayos yung contractor na ating nakukuha ay talagang pag nakikita natin sa site, kung hindi man everyday nakakapag-site, dapat sa isang week at least 3 times or 4 times siyang nakakabisita. Kasi paano niya malalaman kung maayos yung gawa kung yung engineer hindi naman pumupunta sa site on a daily basis or pag once a week lang pumupunta, talagang hindi yun trustworthy. Oo, tapos kailangan po unless meron siyang sariling engineer sa site na, okay, na full time. Isa pa is kailangan nag-update din sa inyo regular yung updates, especially kung wala kayo doon at hindi kayo nakakapunta. Also, binibilisan ko na para mabilis tayo. What you can do also is to hire another engineer to act as your consultant, no? Sa ibang bansa po, sa mas malalaking clients and companies, meron silang in-house management na nag-check kung ano yung ginagawa ng contractor. So, merong consultant na nag-check. Ang husband ko po, nakapagtrabaho na siya sa contractor side at sa consultant side. Ang ano po dyan, ang challenge talaga dyan ay maging wise, mabusisi sa pagpili ng mga contractor. So, i-check natin yung background. Maganda ba yung naging track record nito? Kumusta ba yung mga previous projects nito? Pwede ko bang itanungin sa mga naging kliyente niya kung kumusta yung pag-build niya? Ganyan. Tapat ba siya? Or low quality ba yung in-install niya based dun sa, ano, sa specification ng project? Yun po. Maging mag-research tayo, magtanong, maging mapamatsyag, sabi nga nila, di ba? Tapos, pwede nyo rin tanungin yung previous clients kung kamusta yung naging experience nila with the contractor. Hindi lang during the build, but especially after the build. Kasi meron tayong tinatawag na defect liability, meaning to say, sa isang buong taon, kapag ka may mga nasira sa structure na hindi naman nasira ng gumamit, yun po ay may guarantee pa or warranty ba ng contractor at sila yung mag-aayos noon. Yun. Kasi after sales is also very important. Why? Kasi hindi ka na nagbabayad noon eh. Nagkukuha ka na lang ng service which is due you. Kasi normal naman mga minor wala nang problema yun eh. Magkakaroon ng problema ng minor. Wag lang yung nagbabackflow yung septic tank, no? Yun talaga major yun. Pero yung mga konting tulo kasi pwede namang ayusin yun. So, ang dami na po naming nasabi. Pasensya na po. Sa mga nagtatanong po, kami ay 3 years into construction here in the province, but my husband has been working in the construction industry as a civil engineer, site engineer, and senior QAQC consultant and QAQC engineer for more than a decade already since 2007 in Manila, and then in Saudi Arabia. Ang ginawa nila yung world's largest university for women at saka iba't iba pa po, mga Buruj, mga parang condo style na apartments and mga luxury villas po. If you want to know more about my husband, we can do a separate video on that. So, I think that's it. Napakahaba na. I'll put timestamps just so it will be helpful for you. Thank you very much for spending time with us. We'll see you in our next video. Ingat po. God bless.